Rafael, gusto mo makilala mga kaibigan ko? Bakit? Nakukwento kasi kita sa kaibigan ko. Ayos lang ba na makilala mo sila? Ayos lang. Samahan mo ko? Ngayon? Huwag na muna ngayon. Bakit naman? Ngayon na, tara. Ano kasi? Tara na. Hindi muna. Nalungkot ako dahil hindi siya pumayag. Bukod doon ang hirap niya pang pilitin. Ayoko naman siya pilitin, baka magalit siya. Sige. Kung ayaw mo, ayos lang naman. Pasensya na. Ayos lang. ayoko naman mamilit. Lumipas ang mga ilang linggo at ang weird lang dahil minsan pag nagtatanong ako about sa buhay niya, hindi niya masagot-sagot. Minsan naman, nagtatanong ko kung bakit siya nandito. Hindi niya naman sinasagot. Bukod dun, iniiba niya pang usapan pagdating dun. Kaya hindi ko maiwasang mag-alala minsan sa kanya dahil din sa mga kinikilos niya. Matanong ko lang ulit. Pasensya na kung masyado akong makulit. May kapatid ka ba? Meron. Buti na lang at sumagot siya. Ilan? Isa lang. Bali nasa probinsya din siya. Oo. Papae o lalaki? Lalaki. Hiwalay na parents ko. Ganun ba? Kasama ko lang mama ko. Si papa kasi may sarili ng pamilya. Yun din ba isa sa dahilan kung bakit nandito ka? Mahabang kwento. Friday ngayon at tambak na naman kami ng project. The subject na namin ngayon, maya-maya din ay mag-uwian na. Kanina ko pa napansin na parang wala akong gana makinig. Hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi ng flock namin. Hindi ko alam kung bakit pero ngayon lang nangyari sa akin to. Hindi ako mapakali. Para bang kinakabahan ako at may kailangan akong malaman pero hindi ko malaman kung ano. Hanggang sa hindi ko na malaya na tapos na ang klase namin kaya diretso na ako umuwi. Pero bago ang lahat, balak ko ulit puntaan si Rafael dun sa fast food na tinatambayan namin. Naisip ako muna siyang bilhan ng makakain. Paniguradong wala na namang in-order yun. At siguro naman, magugustahan niya itong dala ko at hindi na siya makakatanggi. Papunta na ako sa fast food chain kung saan kami nag-uusap ni Rafael. At wala siya dun. Excuse me sir, may napansin ba kayong lalaking malapit sa table na yon? Maputi po siya at matangkad. Wala naman. Ganun po ba sir? Sige po. Pasensya na po sa abala. Nasaan na kaya siya? Nakakapagtaka lang na wala siya ngayon dito. Dala pa naman akong pasalubong para sa kanya. Hello ma'am? Lola? Sige po, papunta na ako dyan. Nandito ako ngayon sa hospital kung saan dinala si Lola. Sinugod siya sa hospital dahil nga na-stroke siya. Matanda na kasi ang lola ko. Kaya naglalabasan na din ang sakit niya. Pero sana, kumaling din kaagad siya. Bumalik ulit ako sa hospital kung saan na-confine ang lola ko. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nagigising simula, dinala siya dito. Ako magbabantay sa lola ko ngayon dahil nga yung parents ko ay may trabaho. Buti na lang at Sabado ngayon kaya malayang mababantayan ko ang lola ko. Lumabas muna ako saglit ng kwarto ni Lola para bumili ng makakain ko. At baka dito na rin ako magpalipas ng gabi. Paglabas ko, ay naagaw ng atensyon ko ang isang kwarto na may dilaw na ilaw. Makikita mo naman ang loob nito dahil transparent ang salamin nito sa pinto. Nakapagtaka lang na sa lahat ng pasyente dito ay ito lang nakakaibang kulay ng ilaw. Sinilip ko ang loob nito at may nakita akong isang lalaki. Isang lalaking puno ng aparato sa katawan. Pansin ko din na parang nahirapan na din tong huminga dahil sa bilis ng paghinga niya. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan nito ang kurtina. Sa loob nun, lumabas ang isang doktor. Dok, pwede ko po malaman pangalan ng pasyente? Kaano-ano mo po ang pasyente? Wala naman po.
Pwede ko po ba malaman kung anong pangalan? Kung ganun, bakit mo tinatanong ang pangalan ng pasyente? Wala po, Doc. Naisip ko lang po tanungin. Sige po, mauna na po ako. Tataligod pa lang ako nang biglang nagsalita ang doktor. Rafael. Rafael de Guzman ang pangalan ng pasyente. Rafael de Guzman? Yes, ma'am. May problema ba? Wala po, Doc. O siya, maiwan na kita. Teka, Doc. Ngayong araw lang po ba siya dinala dito sa hospital? Hindi. Almost 5 months na siya nakomatose at hanggang ngayon hindi pa rin siya nagigising. Bigla nang lamig ang kamay ko at tumayo ang mga balahibo ko. Alam kong hindi siya yung taong nakahiga dun. Nagkataon lang na may kapangalan siya. Pero kung siya yun, sino yung nakakausap ko sa fast food chain? Tumakbo ako pabalik sa fast food chain kung saan kami madalas mag-usap ni Rafael. At nandun siya. Rafael, sabi ng habat hindi ko yung tao. Luna, alam kong alam mo na. At tama ka. Ako nga yun. Ako yung lalaki nakita mo doon sa ospital. Kaya ngayong alam mo na. Salamat, Luna, sa mga araw na nakausap kita. Bilang na lang araw ko nung mga araw na nakausap kita. Hindi ko akalain na sa kaunting buhay na meron ako, may tao na nakakausap pa ako. At ikaw yun. Kaya ngayon gusto kong magpaalam sa'yo. Hindi ko na kaya, Luna. Nahihirapan na ako. Gusto ko na mamahinga. Gusto ko na ng kalayaan. Namumula ang mga mata niya at pakiramdam ko, lamig-lamig ng paligid ko. Rafael. Mag-iingat ka palagi ngayong mawala na ako. Sana wag mo kalimutan. Luna, hanggang dito na lang. Paalam. At bigla na lang ay nawala siya ng parang bula. At ngayon ko lang napansin na nakatingin sa akin ng mga tao sa paligid parang natatakot pa. Totoo ba to? Alam kong panaginip lang to. Sinubukan kong pisil-pisilin ang kamay ko at parang wala lang nangyayari. Tulala lang ako at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ma'am, o order ka po ba? Hindi. Okay po. Pwede po ba magtanong? Ano po yun? Nakikita niyo po ako madalas dito, di ba? Yes, ma'am. Bakit po? May nakikita ka bang may kasama ako? Wala po. Anong wala? Ano po kasi? Napapansin po kasi namin na madalas ka sa table na yan. Parang may kinakausap. Hindi niyo pala nakikita. Ma'am, may nakikita po kayo? Meron. Nakita ko sa itsura niya ang pagkatakot at tumitingin-tingin pa sa paligid. Wala naman na siya dito. Ganun po ba? Sige ma'am, magtatrabaho na po ako. Rafael ang pangalan niya. Si Rafael? Kilala mo siya? Opo ma'am. Pwede ko ba malaman kung paano mo siya nakilala? Isa po siyang cashier dito sa fast food chain na to. Cashier? Opo. Pero mga ilang buwan po nun, nagkasakit po siya ng malalang sakit. At dinala po sa ospital malapit dito. Isa siguro sa dahilan na yun kaya siguro nandito lagi si Rafael. Mga ilang buwan na siyang wala dito. Mahigit 5 buwan po ma'am. At balita ko po, comatose po siya hanggang ngayon. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Hindi po ma'am. Pero ang alam ko po ay galing siyang probinsya. Alam mo ba yung dahilan kung bakit siya nandito sa Manila? Ang alam ko lang po ay dahil po sa pagkamatay ng mama niya kaya siya nagtrabaho dito. Yung tatay niya. Pinububog daw siya ng tatay niya. Yun po siguro ang dahilan kung bakit nagkasakit siya. Paanong nagkasakit? May namuong dugo sa ulo niya dahil sa bugbog ng tatay niya. Hindi agad siya nakapagpa-check up dahil kapos daw sila sa pera. Kaya nandito siya ngayon sa Manila dahil gusto niya mag-ipon para sa pang-pa-check up niya. Pero mas lalo lang lumala ang sakit niya dahil nagtrabaho pa siya.
Bigla ako nalungkot dahil grabe pala pinagdadaanan niya. Hindi ko lubos akalain na aabot siya sa puntong mawawala siya sa mundong to ng napakaaga. Maya-maya may isang lalaking lumapit sa amin at sabing, "Wala na daw si Rafael." Ngayon lang ba? Tumingin lang ako sa kawalan at pinagmamasdan ng ulap. Kung nasaan ka man, sana maging masaya ka na dahil wala ka ng sakit na mararamdaman sa mundong to.